Yan, pipinturan lang namin yung sa cottage namin dito. Paikot, magpipintur kami. Yan. Mga pula-pula na ganyan. Paikot yan per cottage. Pintor boy kami ngayon. Yan, ngayon, bali off-season na namin. Tapos na ang crab, tapos na ang lobster. Ngayon nasa whelks kami or snails. Bali, side job na namin ito. Walang trabaho ngayon kaya nagpipintor kami. Kasama ko itong si Pili. Dalawa kami ngayon na pumasok. Si ano nagbigay na ito yung kapitbahay natin. Bali, hinahalo-halo na ni Billy yung isang galon na pintor. Yan ay kulay gray. Pipinturan namin yung sa may semento. Ayan, nilalagay ko na yung aking gloves para hindi ako mapinturahan. Ayan. Halo lang. Bali, ikot-ikot lang. Ito naman si Francis. Ayan, kumakain, kagigising lang. Walang trabaho. Ayan, si Billy pala. Ayan, yung mga pipinturahan, yung kulay maroon na sa may semento. Kapalitan namin ng kulay gray. Maganda daw sa mata, sabi ng aming manager. Kaya yun ang pinapintura sa amin. Bali, hawak namin ang oras namin dito ngayon. Break time, anytime. Ayan, kulang pa sa mix itong aming pintor. Kaya kailangan pa ng mix para maganda yung pagkakahalo niya, para maging gray talaga. Kasi pag kulang ng halo, magiging kulay parang puti. Yan. Ito, bali ini-steel brush ko konti para maalis yung mga nabakbak ng mga pintor niya dati. Para top coat na lang namin. Hindi naman tayo professional, kaya maganyan-ganyan lang. Yan ang aking ginagawa. Hawak namin ang oras namin kaya medyo patay oras tayo. Yan, sige pa. Kutkut lang na kutkut. Ayan, bali nandito na ako sa may gilid ng bahay namin. Inaayos ko na yung mga pasurahan. Tapos yung sirang pintuan namin, panlabas. Kasi titirahin ko na yung bandang gilid na yan, yung semento. Alam niyo, nakita ko yung kulay maroon na yan. Hanggang sa dulo, titirahin ko na yan. Siyempre, alisin ko na muna yung mga gulong. Yan yung aking mga winter tires. Isang set yan. Eh, dahil summer ngayon, ang gamit kong gulong ng sakyan, pang summer. Yan. Naayos ko na muna. Bago ko tirahin, linisin ko muna sa may gilid. Yan. Kailangan magdamo muna. Para maganda yung pagkakapintor. Ayan, kinuha ko yung aking bota kasi pang loob yung aking gamit na chinilas kanina. Itong bota okay lang kahit na mapinturahan. Eh, ngayon medyo paambon-ambon kaya kailangan medyo bilisan. Ayan. Lalagay, kinuha ko na yung lagayan ng pintura. Tapos ibubuhos ko na yung isang galon. Ay, hindi naman isang galon, yung konti lang para magamit sa pagpintura ng ayun. Yun, naibuhos ko na. Binubuhos ko na pala. At saka yung roller. Ayan, kinuha ko na yung pangpintura. Sisimulan ko na yung unang dampi ng pintura. Bali, ang diskarte namin ng kasama kong si Billy. Ako yung unang magpipintura. Tapos, kung ano yung kayang abutin ng roller, hanggang dun lang. Tapos, si Billy naman yung magpipinishing. Yung hindi kayang abutin ng ruler dahil ang hawak niya ay brush paint, kaya yung mga sulok pwede niyang mapinturahan. Kagaya niyan, yung ginagawa ko, yung sa may bandang itaas at saka bandang baba, sa bandang gilid-gilid hindi na kayang abutin ng ruler paint, yan
si Billy lang titira niyan. Kung ano lang yung kaya, yan lang gagawin ko. Tapos mamaya siya naman yung magfa-finalize na yan. Yan, aking pinuntahan si Billy. Dahil hindi kaya ng ruler yung pinipinturahan niya, siya na ang gumagawa, nag-paint brush na siya dyan. Yan, yan yung mga damo-damo na yun sa may gilid. Kailangan mo pang hukutin ang mga yun. Yan, balik na tayo sa ating pwesto. Yan, itabi ko na yan kanina. Mamaya titirahin ko na yan. O, yan, tinira ko na. Bali, kinukot-kot-kot ko sa gilid. Para pag pinadaanan ko ng ruler, lilinyahan na lang niya sa may dulo. Tapos, ibabalik na lang niya yung mga kinutkot ko. Para hindi kita yung mga hindi pantay-pantay sa may bandang baba. Para matabunan ng mga pato-pato doon sa kadamo. Pag binalik na. Yan. Nakakangawit nga lang. Kanya lang dito. Pag wala kang gawa sa may planta, bibigyan ko naman ng trabaho. Nung nakaraan, yung mga kasama ko na grass cutter sila. Basta, hindi ka lang mapili sa trabaho. May oras ka sa trabaho niyan, bibigyan ka talaga. Pero pag mapili ka, mareklamo ka, ay nako, huwag ka na lang pumunta mag-abroad. Kung puro ka reklamo dito, kailangan mo talaga magtiyaga. Pag marami namang trabaho, talagang biyaya naman. Pero ngayon talaga, medyo off-season na. Kagaya ngayon, konti lang ang gawa. Sila nasa loob, ngayon kami naman nasa labas. Kaya kami nagpipintura. Ayan, kinukot-kot ko ulit yung may bandang gilid bago ko pinturahan. Ayan, kot-kot lang ng kot-kot. Ayan, para madali yung sa may bandang gilid na bandang baba pala. Ayan. Basta magtsaga lang tayo pag nandito tayo sa abroad, huwag puro reklamo. Kaya ka nga nag-abroad para magtrabaho, ay wala namang magaan na trabaho. Kailangan talaga magtsaga. Pag binigyan ka ng trabaho, kahit na minsan iba sa designated na trabaho mo, no choice. Kailangan na tanggapin. Hindi naman palaging ganito eh. Oras din kasi yan. Pero oras ang bayaran dito. Kaya kagaya ngayon, nakatatlong oras na ako, nasa kalagitnaan pa lang. Kaya go pa rin. Ayan, sisimulan ko ng pinturahan. Ayan, tsaga-tsaga lang. Pag may tsaga, may nilaga, ika nga. Makakaipon din tayo ng oras sa isang linggo. Kahapon, naka 11 hours ako kasi may trabaho kami. Ngayon, konti lang ang gawa. May pipinturahan, pinagawa sa amin. Bali, apat kami lahat, dalawang grupo. Yung dalawa nasa planta, nagpipintura din. Kami naman, magkasama na Pinoy, nandito kami sa mga cottage namin, nagpipintura. Actually, kaya namin gawin ito ng tatlong oras, apat na oras lang eh. Pero, syempre, minsan kailangan mo ring dahan-dahan, ganyan. Technique ba? Para humaba yung oras. Saka hawak namin ang oras namin ito, saka break time. Ayan, nandito na sa may gilid ng laundry room. Yung nakikita nyong pintuan na yan, sa may laundry room namin yan. Bali, patapos na kami yan. Yan na yung huling pipinturahan namin. Bali, nasa may cottage. First cottage na yan. Bali, 10 cottages lahat. Yan lang yung mga pinipinturahan namin sa may gilid lang, sa may mga semento. Pero yan, kahoy yan. Kaya kailangan, binabaklas pa namin yung mga pintura na dati niyang pintura. Tapos, kinukuskus konti. Ayan, nahirap naman kuskusin. Kasi, lakad ng liha, yan lang. Steel brush, di rin makaalis. Si Billy, yan. Tingnan nyo si Billy, napipintura na. Yan, gamit niya yung paintbrush. Ako, titirahin ko na rin sa mga bandang side ko mamaya at maya konti. Gamit ko naman yung ruler paint. Ewan ko, tawag dun? Ruler paint ba tawag dun? Basta, yun na yun. Ayan, sisimulan ko ng pinturahan. Bali, si Billy talaga ang final touches ng ginagawa namin. Para mahugot, madali niya yung mga sa gilid na hindi kaya ng ruler. Oh, ayan. So, alam niyo na ang buhay Canada. Kala niyo ang buhay Canada ay masarap. Kailangan magtrabaho talaga. Wala kang trabaho, walang sahod. Walang mapapadala. Wala kang tiyaga, puro reklamo. Umuwi ka na ng Pinas. Ganun lang yun. Lahat dito, trabaho, all around.
ayan, final touches na ni Billy yung mga ginawa ko. Ayan. Yung mga sulok-sulok na hindi kaya ng roller, paint, brush. Siya na nagbra-brush. Ayan. Kakapalan ko lang. Nang konti. Bali, naka-on duty kami niya na pumasok kami kanina sa may planta namin, tapos yun yan, nagpintura lang kami. Tapos dun, dito pa sa may cottage namin, sa may bahay. Kaya sabi namin, pwede bang iuwi na namin yung gamit namin? Tapos doon din lang naman kami magpipintura. Kaya yun, umuwi kami, pati mga gamit, tapos nagpalit kami pang bahay. Yan yung itsura namin. Pero naka-on duty kami yan. Ayan, bali pinupulot-pulot ko na yung mga nabakbak na mga pintura ng dati. Lilinisin na namin kasi tapos na kami nagpintura. Actually, ano oras na? Mag 2:30 na yan. Tapos na rin ang trabaho sa may planta. Nang 2:15 kanina. Kaya pwede na namin tapusin ng mabilis. Ayan, ililigpit na namin yung mga gamit namin kasi tapos na nga kami ng pintura dito. Ipapakita ko sa iyo yung mga ginawa namin. Uy, ayun si Billy. May titirahin pa pala sa may bandang nilikod. Yan, sa may side ng basurahan yan. Wala na yan. Tatapusin na yan kasi may oras pa naman. Ayan pala siya. Sayang din yung oras. Tatapusin na yan yung mga ginawa namin. Yung may mga gray na yan. Yan, pinasok namin yan. Yan, yung mga gawa namin. Yan, sa dulalim. Nako, napakasakit ng likod ko yan. Saka, nakayuko eh. Tapos yan, sa may side. Lahat ng may gray na yan, kami gumawa yan. Yan. Mga final touches namin. Maganda naman. Maganda rin naman. Yan, kita nyo naman. Hindi pa kami professional yan. Amateur lang. Yan, lakad lang. Andito na tayo sa may malapit sa may cottage na yan. Yan yung tinira ko rin kanina. Tinira namin pala ni Billy. Malinis din kahit papaano. Yung pagkakapintura namin. Hindi siya kalat-kalat. Ito naman sa may cottage namin yan. Ito naman yung ginawa namin ni Billy. Yan sa may side. Nandyan yung mga tire ko. Pag winter, hilid. Parang nag-hardening pa ako yan. Daming damo. Ito naman yung ginawa ni Billy. Gamit lang ang paintbrush. Kasi hindi pwede ang ruler dyan, masyadong maliit lang yan. Hindi kakasya. Hindi pwedeng pakainin ng ruler paint yan. Ayan. Yan yung mga ginawa namin. Ngayon, pabalik na tayo dun. Kunin natin yung mga gamit. At tingnan natin si Billy kung tapos na siya sa ginagawa niya. Kunti na lang yung ginagawa niya, hinayaan ko na siya dun. Malamok kasi dun. Ayan. Oo, nandito pa yung mga gamit namin. Si Billy, ayun. Billy, tapos ka na ba dyan? Oo, tapos na siya. Yun, pa-final touching na. Okay, tapos na si Billy. Tananan! Ayan, nandito na kami sa my cottage. Ayan, hinayos na namin yung mga ginamit namin. Bihis pa tayo yan. Hinapon na namin yung mga nagamit namin na iba, na disposable. Ayan. Ito naman yung brush ko, baka makalimutan pagbayarin pa ako ng salary deduction. Mahirap na. Dollar dito, ginto. Ayan yung mga gamit namin. Pupunta na kami sa may planta. Ibabalik na namin ang mga yan. Time o'clock. Time clock. 2:25. Ayan pala yung dalawang Mexicanong kasama namin na nagpipintura dito sa may planta. Iniwanan namin kanina. Yun, si Jesus. Ito naman si Luis Oso. At si Kiki. Ayan. Nakadalawang galon na rin sila na pintura. Ay, hindi pa tapos yung isa nga. Ayun. Ayan, tapos na kami. Thank you for watching. Job well done. Job well done. The painters. Bukas, karapintero naman.